Purihin po ang Panginoon dahil nabigyan po ang inyong lingkod ng pagkakataon na tumayo sa inyong harapan para sa kapurihan lamang ng ating Panginoon. Nakita niyo po ba yung kanta? It's all about God. It's not about us. It's all about Him. It's all about God. Hallelujah. So, nakakatuwa po kasi po yung mga kinanta natin ay related po sa topic natin ngayong umaga. Alam niyo po, sa totoo lang, kinakabahan po ako. Hindi po ako mahiya sa inyo. Total, magkakapatid tayo dito. Papasalamat ako una sa Panginoon dahil nakatayo ako dito. Patnubayan nawa ako ng Panginoon. Hallelujah. At salamat kay Nanay Fena na binigyan ako ng pagkakataong makatayo din dito. Hallelujah. May pressure po kasi puro magagaling po yung mga nauna eh. Thank you, Lord. Anyway, papuri sa Panginoon. Sa umaga pong ito, tatalakayin po natin kung paano magmahal ang tao sa kanyang kapwa at kung paano naman magmahal ang Diyos sa tao. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po muna'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na kami tinipon mo sa bulwagang ito. Para una sa lahat ay pasalamatan ka sa mga nagdaang araw, sa buhay namin, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kayo po ang mangusap, Lord, anumang mensahe, Panginoon, na pag-uusapan namin sa umagang ito. Kayo po, Panginoon, ako po ang inyong maging tuntungan ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Lord, anuman ang sasabihin, Panginoon, at mahahayag sa araw na ito, para lamang sa kapurihan ng iyong pangalan at para sa pagpapala ng bawat isang nandito. Thank you, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, let us celebrate God's love. Di ba po, lagi natin sineselebrate yung God's love. Nung Friday po, nagkaroon po tayo ng pagsasama-sama, sinelebrate natin ang kabutihan ng Panginoon. Okay, so, kung meron po tayong mga Bible, umpisa na po nating basahin sa 1 John 4, verse 7 to 8. Sa Tagalog po, ang sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Okay, sabi po dito, magmahalan, mag-ibigan tayo. So, ibig pong sabihin yun, magpapatuloy tayo. Hindi naman sinabing umiibig kayo, hindi naman sinabing ibigin. Ang sabi, mag-ibigan, ibig sabihin, patuloy. Magpapatuloy tayong mag-ibigan, magpapatuloy tayong magmahalan. Lalo pa nga at nasumpungan natin ang Panginoon, tayong ay inarin niyang mga anak. Kaya dapat lang makilala natin siya. Siyempre, hindi na matatapos yung pagkilala natin sa ating Panginoon dahil araw-araw, sa mga ginagawa niya sa buhay natin, lalo pa natin siyang nakikilala. So marami pa pong tayong e-expect na revelation galing sa Panginoon. God's love causes us to celebrate. So, maging practice po natin na i-celebrate natin ang love ni Lord araw-araw. Ngayon po, pag-uusapan natin yung pag-ibig muna ng tao sa kapwa-tao. Kasi yun yung sasabing horizontal love. Kumbaga, kung paano natin tignan ang mga tao at ang ating mga kapatiran. So, masaya ang pakiramdam kapag tayo ay nagmamahal. Pero, malungkot isipin na ito rin minsan yung nagiging dahilan para tayo ay malungkot. Siyempre, masaya tayo kapag nangyayari yung mga bagay na gusto nating mangyari. Masaya yun. Pero, nalulungkot din tayo kapag tayo ay nabibigo. May mga dahilan po kung bakit tayo nalulungkot or bakit tayo nabibigo sa kabila ng tayo ay nagmamahal. So, unahin po natin yung horizontal love. Yung kung paano natin tignan ang ating
kapwa. Hindi naman po dapat na mahalin natin ang buong mundo. Hindi naman po natin kaya yun. But at least yung mga taong araw-araw nating nakakasalubong, araw-araw nating nakakasama, ay wala tayong masamang feeling sa kanila, di ba? Kumbaga, we are very civil para sa kanila. Kasi syempre, ang mga mahal natin, priority natin, syempre yung ating pamilya, di ba? So, bakit kaya tayo nabibigo? Bakit nagkakaroon ng sakit kapag ka tayo ay nakikitungo sa ating kapwa? Una, dahil umaasa tayo na maibabalik sa atin anuman ang ibinibigay natin sa iba. At isa na dito yung pagmamahal. Kapag tayo nagmahal, parang in-expect natin lagi na mamahalin tayo pabalik. Parang hindi tayo nakukontento na nagmamahal tayo. Pero yun po talaga ang nakagawian natin. We always expect. Likas sa atin ang pagiging makasarili. Gusto natin na lagi tayong may kapakinabangan, may hidden agenda kung minsan, kaya tayo nadidisappoint. Halimbawa, may ginawa tayong mabuti sa kapwa. Kasi alam niyo yung pagmamahal, hindi lang yan yung romantic love. Yung hindi lang yan yung parang I love you, ganun. Kasi sa mga kabataan, ganun lang ang alam natin, diba, ng mga bata pa tayo. Pero as we grow older, nare-realize natin na napakalawak pala ng salitang pagmamahal o salitang pag-ibig. Kasama na dyan yung kung paano, yung simpleng pakikitungo lang, kung paano natin sila i-treat. Pag nagtatagumpay ang ating kapwa, ano ba yung feeling natin? Masaya ba tayo? Naiingit ba tayo? O gusto natin maging ganun din tayo? Kumbaga, kung paano yung attitude natin, ang pagtanggap sa mga pangyayari sa buhay ng iba, pagmamahal din ang tawag doon. Because we care for them. Pag nagsasucceed sila, masaya din tayo. And it's a form of love. Diba? So, sabi nga, lagi tayong may dahilan. Ang standard kasi ng tao, mahal ko ang taong ito dahil. Kasi may dahilan tayo. Otherwise, hindi naman natin papansinin yung tao kung wala tayong dahilan. Diba? Parang, mahal ko to kasi maganda to eh. Kasi ganito, lahat ng magaganda yung nagiging nakikita natin. Kumbaga, may dahilan kung bakit natin siya minamahal. Meron din naman tayo, sasabihin natin na, mahal ko to, mamahalin ko ang taong ito kung naghihintay tayo ng gagawin niya. Diba? Kung hindi niya itong magagawa, wag na lang. Diba? At sa ating mga kabataan, diba pag nai-inlove kayo, may nagustuhan kayong babae o may nagustuhan kayong lalaki, gagawin niyo yung effort, ipapakita niyo na ginagawa niyo ang lahat. Pero pag nabusted kayo, or hindi niya na hindi nangyari yung gusto niyong mangyari na maging kayo, diba ang dali-dali na ibabaling na lang ninyo yung pagtingin niyo sa iba? Kasi mababaw yung pagmamahal na yun. Hindi pa talaga yung tinatawag natin na pag-ibig. So, sa mga narinig po natin, nakikita natin na may dulot na dahilan, may hinihintay na kapalit, minsan may pagka-hypocrisy pa. Kasi minsan, di ba, nararanasan natin, uy, binabati natin yung kapwa. Sa to, real talk to ha, yung sa totoo lang, minsan sasabihin natin na, uy, ganito, ganyan. Tapos pagtalikod natin, parang ganun. Yung mamema lang, ganun. Hindi, totoo, nangyayari sa atin lahat yun, di ba? Kasi nga, yan po yung pagmamahal na ipinulat sa atin, pinamula sa atin ng mundong ito para sa ating kapwa o para mahalin natin ang ating kapwa. May dahilan, may kapalit. Yun po kasi yun po yung ano, kahit sa, even if we're doing business, di ba? So, kailangan may product ako, gusto mo yung product ko, bilhin mo. Kumbaga, laging may kapalit. So, kaya minsan sigurista tayo, kailangan munang ma-meet ang mga standards. Pero, kadalasan, nabibigo tayo. Bakit tayo nabibigo? Kasi nga, nag-e-expect tayo. Pag hindi tayo nag-expect, hayahay lang yung buhay. Kasi bakit natin, sabi, dapat ito ay gagawin natin out of love, out of sincerity. Kasi pag kami hidden motives tayo, or may tinitignan tayo, doon tayo nakatingin, doon sa hinihintay natin kapalit na yun. Parang yung binibigay natin na nawawala ng halaga. Kasi nga nakatingin natin, kumbaga, ito yung taong
binigyan natin, pero nakatingin na tayo, ano kayong gagawin niya? Ano kayong ibibigay niya sa akin? Yung parang mga ganun. So, nakikita po natin yan. Madali tayong humusga kasi nga nakatingin tayo sa tao. Kasi nga doon tayo sa taong nakatingin. Eh, yung taong yun, minsan, yun din yung taong nakakatisura natin. Kaya nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Kaya minsan lumalabas pa sa atin, wala kang utang na loob. Yung parang ganun, di ba? Kasi nga, naibigay natin eh. Oh, pero bakit natin nasabing wala kang utang na loob? Kasi nga, naghintay tayo ng act of gratitude mula dun sa taong yun. Pag ibinigay na natin, ibinigay na natin. Kanya na yun. Pag nagbigay tayo ng regalo at nakita natin yung regalo, ini-recycle, ibinigay sa iba, huwag na tayong sumamahin yung loob natin. Bakit? Kasi mahal natin yung taong na yun nung ibinigay natin yun eh. So, kanya na yun. Wala na tayong pakialam kung anong gusto niyang gawin doon. Gusto niya ibenta niya or whatever, di ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, ganun yun eh. So, maghintay na kapalit. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. At madalas, pinaniniwalaan kasi natin yung ating sarili. Ako yung magaling. Ako yung tama. Ito yung gusto ko. Diba? So, kapag may pumapasok na ng ibang idea, may pumapasok ng ibang tao, parang, taka-taka, ano to? Kalaban to. Parang, yung parang ako, ito, sasapawan ako nito, kailangan, ganito. Kumbaga, nag-e-effort tayo. Diba? So, pagmamahal pa rin yun, kasi kung mahal natin yung kapwang yun, susupport natin yun. Hindi natin siya ituturing na rival. Hindi natin siya ituturing na threat. Diba? Kasi isa yun sa pagmamanifest, sa pagpapakita ng pagmamahal natin sa tao. Oh, kasi nga, yun yung ipinamulat sa atin ng mundo. Diba? Magmula kay Adan, binasag na niya yung trip natin. Binasag niya ang trip ni God. Kasi ang gusto ni God, buo tayo. Diba? Pero anong ginawa ni Devil? Tinukso niya si Adan. Sabi niya, sige nga, tignan natin kung hindi ka mamamatay. Diba? Di naman siya talaga namatay. Pero namatay siya spiritually. Yan ang naging problema natin. Nagkaroon tayo ng spiritual problem. Yung spiritual problem na yun ay yung naipahwalay tayo sa Panginoon. Nawala yung buhay natin. Nagkaroon lang tayo ng buhay to be alive. Pero wala talaga tayong buhay. Iba kasi yung buhay na tinatawag, yung buhay na humihinga ka lang, pero wala ka namang silbi. Okay, di ba? Iba naman yung buhay, highly favored, provided ng Lord. Ang tawag doon sa Hebrew ay Zoe. Zoe! Di ba? Ang ganda pala ng pangalan ni Zoe. Iba yung life na humihinga, iba yung alive na humihinga, iba yung buhay ka dahil may purpose ka, pinagpapala ka, nararamdaman mo yung pagpapala ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Glory to God! So, ayun po. So, doon natin madarama yung pagmamahal. Hindi lang yung romantic, hindi lang yung nagsiselebrate tayo ng intimacy. May mga asawa dyan, ang babaw-babaw nun, huwag ganun. Okay. Pero God is good, di ba? Dumadami na tayo, may pleasure pang kasama. Di ba? Bay-bay talaga ni Lord. Sabi nga kanina, God is so good. Hallelujah. So, pero may magandang balita. Ang papangit nung narinig natin kanina, no? May kapalit, umaasa, may pagkamasarili, naiinggit, feeling threatened, ganyan. Ito po yung magandang balita. Nung tayo'y nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesus, nagsimula ng unti-unting nababago yung ating pag-uugali. Unti-unti nang nababago yung ating kung paano tayo makitungo sa ating kapwa. Medyo nagiging realistic na yung love natin. Medyo. Kasi hindi pa natin kayang i-perfect yan. Alam niyo po ba nung tayo na born again? Hindi naman yung tatlong level natin ng na-born again. Kasi meron tayong body, soul, and spirit. Ang na-born again sa atin ay yung spirit. So, yun. Perfect na yun. Kasi si God na yung nanahan sa atin eh. So, God is with us. So, pag nanalamin tayo, nakita natin si Christ, I'm created like God. Diba? Kasi siya yung nasa atin, hindi na tayo. Tayo ay nagiging ng bagong nilalang. Ngayon, yung ating soul, yung ating emotion, andyan pa rin yan. Ano pa rin yan?
may mga sakit-sakit pa rin yan, may naiisip ka pa rin kung ano-ano. Pero unti-unti yung nababago. At yung ating katawan, although slowly deteriorating, nagkakasakit, lumalabas na yung mga anik-anik dyan. Ayan. Pero, sabi nga, what the mind thinks, the body will achieve. Kaya masasayang tao po, yung mga talagang nagmamahal sila, talagang wala silang iniisip na masama sa kapwa nila, nakakatulog sila ng mahimbi. Kita nyo sila yung mahahaba ang buhay. Diba po totoo? Hallelujah! Thank you, Lord! Pero for whatever reason, si Lord lang nakakaalam, meron po talaga mga taong hindi na tumatanda. Diba po? I mean yung umuwi na sila agad. Amen ka dyan, ate. Ayan. So, hindi na sila tumatanda. Pero tayo, maswerte tayo. O, di ba? Ang tawag tayo, ano to eh? SSP na tayong lahat. Samahan na 50 pataas. Hallelujah! O, at pataas pa lang pataas. Pataas ng pataas yan. Tinong si Nanay Fe. O, kaya pa nanay. Kaya pa. Hallelujah! Kasi gusto natin mag-celebrate araw-araw ng pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah! Oh, Kuya AJ, 2 Corinthians 5:7. Hallelujah. Sabi dito, sa Tagalog po babasahin ko. Kaya kapag nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. So, nasa na ba si Mabel? Wala na. Pero minsan nandiyan pa rin siya. Hallelujah. Thank you. Ayan. Andito pa po ako. Unti-unti po din akong binabago. Huwag po kayong mag-expect masyado sa akin. Mape-pressure po ako. Hallelujah. Thank you, Lord. So, iba-iba ang panuntunan ng ating Diyos. Ibang-iba ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Kung kanina yung horizontal love, tao sa tao. Ngayon naman pag-uusatan natin yung vertical love. Mula sa Diyos, papunta sa tao. Yun yung kinakanta natin kanina. Yung ang dami-dami natin kinakanta na talaga ina-acknowledge natin yung pagmamahal niya, yung kabutihan niya sa atin. So, wala pa tayong ginagawa, pinili niya na tayo. At wala tayong kayang gawin sa sarili nating pagsisikap, pinili niya na tayo. Hindi katulad nung horizontal love, kailangan may gawin ka. I love you if... I love you kung, di ba? Pero sa love, hindi. Sabi niya, ililigtas kita, no matter what. Di ba po? Pinili ng Diyos na tayo ay mahalin at iligtas. Hindi niya tinitignan ang ating nakaraan. Ang pagmamahal at pagtanggap ng Diyos sa atin ay hindi batay sa ating ginawa o ginagawa. Kasi kung ibabatay ng Lord sa ating ginawa, wala na. Hellbound tayong lahat. Totoo po yan. At kung ibabatay ng Diyos, ang pagmamahal niya sa atin, batay sa ating araw-araw na ginagawa, bagsak pa rin tayo. Bakit? Kahit sa simpleng pakikitungo lang sa ating kapwa, bumabagsak tayo araw-araw. Huwag lang di masaling tayo. Diba? Huwag lang may masabi hindi maganda. Nasasaktan na tayo. Diba? Basta maraming maliliit na maliliit lang na bagay na halos pinalalaki natin. Bakit? Dahil tayo ay nasa bagsak na mundo pa rin. Imperfect ang lahat ng bagay dito. Kaya sa simpleng alitan, sumasama ang loob. Parang may mga utang sa atin. Imbis na ipag-pray natin na siya ay swertehin para tayo mabayaran, ang gagawin natin, pag-iisipan talaga natin yan. Hindi talaga. Hallelujah. Marami ba nakaka-relate? Oh. Ako din. Okay. So, biruin nyo, iisipin niya yung magdamag. Ano yung nagbabayad sa akin to eh? Samantalang yung taong yon tulog na. O ba? Diba? Ano kaya matulog ka na lang din? Para bukas may lakas tayo para singilin siya. Diba? O ganun lang din po yun. O, di ba po?
Kasi sinasayang natin ang buhay, kakaisip dun sa mga bagay na nagpapasama ng loob sa atin. Ang Diyos hindi ganon. Sabi niya, I will remember your sin no more. Diba? Huwag tayong, alam niyo po kasi yung kalaban, bawat butas na nakikita niyang gusto niyang pasukin para shoebol. Kasi gusto niya tayong sirain. Ayaw niyang nagkakaisa ang anak ng Diyos. Ayaw niya na tayo may kapanatagan. Ayaw niya na tayo'y nagkakaisa. Wawasakin at wawasakin niya tayo. At unang-una niyang titirahin yung mga taong malalapit sa atin. Kasi hindi naman niya tayo pwede kilayo doon sa mga taong hindi natin kilala. Ilalayo niya tayo doon sa taong kadikit natin. Doon sa taong lagi natin nakakasama. Diba? Kaya minsan, wag na nating hanapan ng mali yung ating mga magulang, kapatid, kaibigan, anak. Kasi for sure may makikita tayo. Kasi tuturo yun sa atin ni Satan. Ayun, no? Ganun. Hindi na tayo maghahanap. Diba? Pero hirap na hirap tayo minsan mahalin yung tao. Kasi nga, may personal motives tayo. Meron tayong gustong mangyari. May iniisip tayong iba. Pero hindi dapat ganun. Diba si Lord na sabi ko nga, sabi natin kanina, hindi naman siya naghingi ng kapalit eh. Well, hindi na yung ah, ito, engineer to. Ah, ito, cum laude to. Ililigtas ko to. Okay, sala nga ito, investment. No, hindi ganun eh. Diba? Sabi nga yung magnanakaw sa tabi niya, wala nga yung ginawa eh. Pero na-born again yun. Sabi kasi, bakit ganun? Yung nakapako sa cross, hindi naman yung na-born again na. Hindi, na-born again siya. Bakit? Inamin niya yung kasalanan niya sa harap ng Panginoong Jesus. Nagsisi siya. In-acknowledge niya ang Panginoong Jesus. So, sa puso niya, tinanggap niya ang Panginoong Jesus nung oras din na yun. Kaya, walang magsasabing hindi siya na-born again. Actually, na-born again po siya. Kasi sabi sa Bible, unless that you are born again, you cannot enter the kingdom of God. Di ba po? So, na-born again po yung taong yun. Sigurado po ako dun. Samahan niyo ako dyan. Hallelujah. The love of God should manifest in us. At magagawa natin sa biyaya ng Panginoon. Kung tayo lang, hindi natin kakayanin. Dahil laging nakaabang ang devil. Ayaw na ayaw niyong magmamahala ng mga anak ng Diyos. Gusto niya magkagulo tayo. Amen. So, tatanungin ko po kayo. Ngayon tayo'y na kay Kristo na, nung tayo'y nakakilala na sa Panginoon, nasasaktan po ba ang Panginoon? Nasasaktan pa rin ba siya? Lord, sorry, nagkasala ako. Aray, sasabihin ni Lord. Lord, ako din, nagkasala ulit ako. Nakumit ko ulit yung kasalanan ko. Aray, sasabihin ni Lord. Ala, ang sakit naman, nagkasala. Araw-araw mo na lang ako sinasaktan. Para mo ako ipinapako. Araw-araw, hindi po. Alam niyo po ba, minsan lang nasaktan ang ating Ama sa Langit. Minsan lang. Noong nakita niya ang kanyang anak na nakadipa sa krus. Dahil bitbit niya lahat ng kasalanan natin. Binitbit niya yung nakaraan, yung pangkasalukuyan at yung panghinaharap natin mga kasalanan. Ang sakit-sakit nun sa kanya. Pero, alam niyo po ba, dagdag ko lang, nung nakabayo-bay si Jesus Christ sa cross, habang naghihingalo siya, ang sakit eh. Alam niyo ba, katay. Kaya yung nakikita natin sa mga malalaking building na may laman pa at ang kinis-kinis niya, that is blasphemy. Insulto po yun. Doon sa totoong nangyari at sinapit na ating Panginoon. He was hanging like a slaughtered beast. Hindi na po siya mukhang tao habang nakasabit siya doon. At ganun pong kasakit ang naramdaman ng ating Ama nung makita niya ang kanyang anak. Pero, nung sumigaw yung kanyang anak, it is finished. Tapos na. Tapos na lahat. Tay, nagawa ko na yung ipinagagawa mo sa akin. Nailigtas ko na sila. Pwede ko na silang isama. Napunit ang kurtina. Papasok na po kami. So yung pagsigaw niya ng tapos na, it echoed. It passed through the heavens. Nagdiwang ang mga anghel. Tayo, diba? Magdiwang din tayo. Dahil kasama niya tayo, nagtagumpay. Thank you, Lord, sa katagumpayan. Kasama niya tayong nagtagumpay. At pagkatapos noon, humupa na ang sakit at galit ng Ama. Dahil nagawa na ng ating Panginoon ang dapat niyang gawin.
Kaya tayo, ang gagawin natin, i-claim lang natin. I-claim natin. Alam nyo ba ang tawag doon? Yung after 3 days na buhay siya, yung resurrection, ang tawag doon, resurrection freedom. Dahil namatay siya para sa ating mga kasalanan. Namatay siya para sa ating mga sakit. Namatay siya para sa ating kahirapan. Namatay siya para sa ating kamatayan. Bakit? Kasi yung mga sakit na yan, natural lang, makakasakit tayo. Tao tayo eh. Pero may kagaling ang ibibigay ang Lord. May miracle. Instantly pwede tayong gumaling. May temporary, gagaling tayo, pero magkakasakit ulit tayo. Diba? That is temporary healing. May permanent healing din. Kaya nga iba sabi namin, pinag-pray na natin, ba't namatay pa rin? That is permanent healing. Hindi na siya masasaktan. So, doon, yun ang ikinamatay ng ating pa. Para sa sakit. Para sa sakit, sa kasalanan, ano pa? Para sa ating kahirapan. Hindi lahat tayo pinagpapala ng mapayapang buhay. Kaya nagiging dahilan minsan yung, ng ating pagkalungkot eh. Kinocompare natin yung kalagayan natin sa iba. Huwag po natin tignan yung wala tayo. Ang tignan po natin, ano ba ang meron tayo na ibinibigay ng Panginoon? Yun po yung yaman natin. Alam niyo po ba, minsan sasabihin, eh bakit siya ganun yung ginawa niya? Yumaman siya. Eh bakit siya ganun? Ngayon, tatlo na kotse niya. Diba? Eh, yun yung blessing sa kanya ng Lord eh. Diba? Alam nyo ba, hindi ipagpapalain ng Lord yung hindi para sa inyo. Kung para sa inyo, pagpapalain tayo. Kaya i-claim natin the victory. Okay? Yan po, yung kanina yung binanggit natin, yung napako ang Panginoong Jesus nung tinabos tayo, yan ang larawan ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin. Wala siyang hiningiing kapalit. Walang hypocrisy, walang hidden agenda. Ang tawag doon ay vertical love. Sabi ko nga, mula sa Diyos, papunta sa tao. Sabi nga doon sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, ay mabubuhay ng walang hanggan. Hindi ibig sabihin na magiging immortal tayo. Pero ibig sabihin, pag bumigay na itong physical body natin, meron tayong blessed assurance. May blessed hope tayo na makakasama natin ang Panginoon at patuloy tayong mabubuhay kasama niya. Pero yung iba sabi, teka muna, yung muna kita makasama, Lord. O, di ba? Totoo naman eh, ganun ang prayer natin. Pero Lord, anytime, kung if it is your will be done. Oh, Lord, wag muna. O, sige nga, sino may gusto? Ako, ayoko. O, di ba? O, pero kung will na talaga ni Lord, wala tayong magagawa. Eh, mahal naman niya tayo eh. Alam niya yung pinakamabuti para sa atin. So, in other words, pinatawad na ng Diyos lahat ng sumampalataya at kumakapit sa tinapos na paghahandog ng kordero. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, maganda po yung topic na to. Next time na lang po. Okay, so, papatuloy po tayo. Matatapos na po tayo, kaunti na lang, oh. Ayan. Hallelujah. So, we are covered by His righteousness. So, Kuya AJ, pwede ba yung ating 2 Corinthians 5:21? Babasahin ko lang po. Makibasa po kayo. Okay. For our sake, He, God the Father, made Him, Jesus Christ, to be sin who knew no sin. Kita mo, no? Wala siya kasalanan, pero siya yung pinarusahan. Divine exchange talaga. Imbis na tayo, siya. So that in Him, Jesus Christ, we might become the righteousness of God. So magiging, nung palang tinanggap natin ang Panginoong Jesus, si Jesus Christ na yung nakikita, tuwing lalapit tayo kay Lord, si Jesus Christ yung nakikita, hindi tayo. Kasi, kung namatay na si Jesus Christ, nagtagumpay siya, tapos tinanggap natin siya, at tapos lalapit tayo sa prayer, sasabihin ni Lord, sino ka ba? Eh, bali wala pala yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi hindi tayo na-cover. Pero covered po tayo. So, saan po ba galing yung verse 21? Siyempre po, saan galing yung verse 21? Verse 20. Yun po yung context nun. Dun siya galing. So, sa verse 20, sabi, therefore, we are ambassadors for Christ.
God making His appeal through us. We implore on you, on behalf of Christ, be reconciled to God. Sa Tagalog po, sabi dito. Same verse, 2 Corinthians 5:20. Kaya nga, kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Si Pablo po ay nagsasalita. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. So, are we at peace with God? Alam niyo po, magmamanifest po yan kung paano natin tratuhin ang mga tao sa paligid natin. Paano po sila maniniwala na tayo'y binago na? Paano sila maniniwala na bago tayo nila lang? Dati suplado tayo. Ngayon suplado pa rin tayo. Diba? Dati, ang bilis-bilis nating magalit. Ngayon, ang bilis-bilis pa rin nating magalit. So, walang pagbabago. So, kaya kailangan, makipagkasundo kayo. Kasi ayaw ng Lord yung mga negative vibes. Diba? Tayo ay gusto niya maging pleasant tayo. Kumbaga, maging interesting tayo sa kapwa natin. Diba sabi nga, we should be the salt of the earth. Ano po ba yung salt? Asin, maalat. Diba po pag-iro natin yung asin, nagre-react tayo? Kasi na-affect tayo eh. Ibig sabihin, may silbi. Eh kung matabang, ah, wala na. Oh, sige, oh. Kain tayo sa labas. Thank you, Lord. So, huwag na po natin hingin. Huwag na natin hilingin ang world peace. Hindi po yan mangyayari. Ilimit na lang po natin yan sa mga tao sa paligid natin. Ang nagsasabi lang po, pag tinanong lang po, sabi, what do you want in your life? Ang sumasagot lang po ng I want world peace. Ang sumasagot lang po nun ay yung mga contestant sa beauty contest. Oh, world peace. Achuchu, achuchu, achuchu. Palakpakan yung mga tao. World peace yun eh, di ba? At sino pa? Yung mga politiko. Kasi kailangan world peace. Oh, pero yung barangay niya, hindi niya maayos. Kasi nasa entablado lang siya eh. Sabi nga, pag nasa entablado, kahawak mo yung mic. Oh, wala naman silang mic. Ako lang. Oh. Moment ko to. Oh. Sinong naloko? Tayong lahat. Oh. Boto natin ulit. Okay. Yun. Yun po. So, sabi ng Lord, come to me and I will give you rest. That is a very personal invitation. At naniniwala po ako, tinanggap natin ang invitation na yan. Diba? So, kaya po tayo ay nagkaroon ng pagkakataon at ng oportunidad na tawagin mga anak niya. At i-enjoy po natin yun. Madali po natin ma-enjoy yan. I-acknowledge lang lagi natin. Tsaka huwag na natin pansinin. Sabi nga, may kanya-kanya kasi tayong plato. Diba? Huwag natin pansinin. Huwag na natin tignan kung anong meron sa plato ng iba. Kasi pag tinignan, ba't ito lang ang laman ng plato ko? Eh, bakit sa kanya? Ang dami-dami. Eh, ito lang yung para sa iyo eh. Oh, ito lang yung para sa kanya. Do? Ganon din sa ministry. Oh, pag ang dami-dami na, pahinga ka naman. May plato rin yung iba. Bigyan mo rin. Amen. Di ba? We belong to one body of Christ. May ulo, may kamay, may paa. Di ba? May kanya-kanya tayong gagawin. Huwag po tayong mag-agawan. Diba? Pero let us support yung mga ministry ng bawat miyembro ng katawan. Amen. Diyan po natin makikita ang pagmamahal natin sa ating kapatiran. Sabi nga, love begins at home. Tayo po lumaki sa loob ng ating tahanan kung saan nandun yung mga magulang kapatid na kahit tayo'y nabibigo, binubuli sa labas, ang tingin sa atin, masama. Pero anong nasa isip mo, uuwi ako sa bahay ko dahil dun sa bahay ko tanggap ako. Dahil dun sa bahay ko, mahal ako. So, ganun din po tayo. Huwag dito sa ating simbahan. Isipin natin, hindi po threat ang mga bawat isa na may ginagawa. Suportahan po natin. Marami po tayong gagawin, diba? So, imulat po natin. Katulad ngayon, unti-unti na nabubuhay ang ating mga gawain, ang ating youth, ang men and women, unti-unti nang nabubuhay. Let's be a part. Gawin natin yung magagawa natin. Huwag na natin tignan yung ating mga katabi.
let's do our best sa task na ibinigay sa atin ng Lord. Meron, siguradong meron. Sabi nga, there is a purpose. May purpose ang bawat isa. At yung purpose na yun, yun po ang ating direction. Our purpose is our life direction. Sumunod po tayo. Huwag na natin pansinin yung daan ng iba. Daan nila yun eh. Diba? May sarili tayong daan. Yun yung tumbukin natin. At for sure, kung kalooban ng Lord yan, pagpapalain niya yan. Thank you, Lord. So, bilang pagbawakas po, yay! Kala niyo mahaba, no? Okay. Bilang pagbawakas, gaano po ba natin kakilala na ang ating Panginoon? So, tanayin po natin ang ating sarili. Nararamdaman ko ba siya? Yung pakikitungo ko ba sa aking kapwa ay nagpapakita kung gaano ko kakilala ang aking Panginoon? Yung pagmamahal ko bang ipinakikita ay nagpapakita kung gaano ko kakilala ang Panginoon? Kasi sabi nga, lumalakad tayo sa buhay na ito. Hindi laging madali. May mga lubak-lubak. Mahirap pong maglakad sa lubak-lubak na daanan. Pero mas mahirap kung lalakad tayong nag-iisa. Alalahanin po natin lagi, kasama natin ang Panginoon, anumang lakarin natin sa buhay. At makikilala natin sa pamamagitan, at makikita natin na nagmamanifest na yung pagmamahal sa atin ng Diyos sa pamamagitan kung paano natin pakitunguhan ang ating kapwa. At then, Diyos lang din naman po ang makakakita ng genuineness ng love na yun. Wala po tayong maipagmamalaki. Basta gawin lang po natin, make sure lang po na ito ay talagang ginagawa natin para sa ikalulugod ng Panginoon. Dahil sabi kanina, di ba, we are ambassadors of Christ. Tayo yung mga sugo ng ating Panginoon. So, pagka naging masama yung sugo, sino sisisi? Yung tatay niya. Anong, di ka tinuruan ng tatay mo. Ganyan po yung mga sinasabi sa labas, di ba? So, wag po natin hayaan na mapahiya ang ating Panginoon. Gawin po natin yung best natin. Gawin natin yung ating magagawa para magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Hindi natin ito magagawa sa sarili nating pagsisikap. Kasi tayo lang to, di ba? Pero sa tulong ng Panginoon, magagawa natin. Sabi nga, all things are possible. Lahat ng bagay ay posible kapag kasama natin ang Panginoon. At syempre, acknowledge din lagi natin na andyan ang Holy Spirit na laging nakagabay sa atin. So, wag na po tayong masanay dun sa dati nating nakasanayan na gumagawa tayo. Last na lang po, singit ko na lang. Sabi diba, faith without work is dead. Totoo po yan. Pero ano pong ibig sabihin ng without work? Una po, pag sinabing without work, wala na kasi tayong gagawin. Ginawa na ng Lord para tayo ay iligtas. Ano na lang ang gagawin natin? Maniwala tayo. Parang sa isang puno. Una, buto lang siya, itinanim. Paano namang walang nangyayari sa butong ito? Ilang araw na, hindi pa umuusbong. Pero sa ilalim po niyan, the Lord is working. Eventually, tutubo na yan. Magkakaugat. At pag nagkaugat, yayabong ang dahon, mamumulaklak, magkakaroon ng bunga. Yun po yung sinasabing bunga ng pananampalataya. Hindi mo tinrabaho, ang Diyos ang tumrabaho. Naging bunga, natural na lumalabas. Hindi pinipilit. Ang sinasabi pong paggawa na itinuturing na maraming basahan, para pong Christmas tree. Puno. Magkamukha sila ng puno. Sabitan natin to. Ay, pangit. Dagdagan natin, dami. Wow, ang ganda-ganda na po ng Christmas tree. Pero, it's a fake. Ang dami lang nakikitang palamuti. Pero, hindi siya totoo. Kumpara dun sa punong tumubong nag-ugat, parang tayo, pag nag-ugat tayo sa pananampalataya, hindi na tayo gagawa. Kusa tayong gagawa. Bakit? Kasi nagiging natural na sa atin yung paggawa ng mabuti. Dahil may ugat siya, totoo yung binubunga niya. Yung puno, di ba? Galawin mo yan, hindi yan gagalaw. Bakit?
Kasi the tree is standing firm. Nakakapit yung ugat niya. Parang tayo din. Pag tayo nakakapit sa salita ng Diyos, anuman yung mangyari sa atin, anuman yung dumaan sa buhay natin, magiging matatag tayo. Hindi tayo basta-basta masusway. At yung gawa, kusang lalabas. Hindi pinipilit, hindi tayo mapapagod. Kasi kusa natin gagawin, kusa natin ilalabas. Pero yung Christmas tree, napakaraming bunga, napakaganda. Pwede natin niyang ilipat kung saan-saan. Kasi nga, madali siyang dalhin kung saan-saan. So, tayo po ay dapat para tayong puno. Panindigan natin kung ano yung pininiwalaan natin. At sa umagang ito, panindigan natin na mahal tayo ng Panginoon. Mag-ugat tayo sa pagmamahal ng Panginoon upang ito ay ma-share natin sa mga tao sa paligid natin para sa ikalulugod ng ating Panginoon. So, napakabuti po ng Panginoon. Bago po tayo manalangin para sa pagtatapos, pwede po ba akong kumanta? Sige na po, pagbigyan niyo lang ako. Ito po ay isa sa mga favorite kong kanta. Para po ito sa Panginoon. At para sa ating lahat. Joke lang. So, He left His splendor in heaven, knowing His destiny. It was a lonely hill of Golgotha, there to lay down His life for me. If that isn't love, then the ocean is dry. There's no stars in the sky, and a sparrow can't fly. If that isn't love, the heavens amaze. There's no feeling like this. If that isn't love. Actually, may birth pa po yung kasunod, pero ang ganda na lang po. Purihin po ang Panginoon. So, kung hindi pagmamahal, okay? Thank you. Papurihin sa Diyos. Kung hindi po yung pagmamahal, anong tawag natin doon? Wala na pong hihigit sa pag-ibig ng Panginoon na ibinigay sa atin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, aming Panginoon. Dahil sa iyong tagumpay doon sa krus, kami ay naging banal sa harapan ng Ama. At natutong magmahal ng tama. Maging larawan nawa kami ng iyong pagmamahal at pagpapala habang kami ay nasa lakbayin ng aming buhay dito sa lupa. At sa iyong pagbabalik ay madatnan mo nawa kaming naglilingkod ng tapat sa gawaing iyong iniata sa amin. Muli, papuri at pagsamba sa iyo lamang nararapat aming Ama. At sa banal na Espiritong laging nakagabay sa amin, at sa pinakamataas at natatanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, papuri sa iyo. Magandang umaga po. Papuri sa Panginoon. Amen.
good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping.